Hello mga kanegosyo, welcome to Rose and Dave Channel. Magandang araw po sa inyong lahat guys. May mga item ako dito sa harapan. I-share ko sa inyo mamaya kung ano-ano ito. Kasi dito tayo babawi guys. Di-triple at do-double ang kita natin dito sa ating sari-sari store. So keep on watching guys! Okay guys, kahapon pala nag-grocery ako. Ito yung grocery ko for 28,000. Ayan, tapos meron pa ako mga gamot dito sa likuran. Ayan, nagkakahalaga siya ng 1,000 plus po itong mga gamot. Ayan, strip sales. Strip sales. Hindi ko na lang siya isa-isahin lahat guys. Kasi focus tayo dito sa mga saleable na items sa ating sari-sari store. So, ibalik ko ito. Ayan, kagabi, nag-grocery ako nga ako. So, hindi ko na lang pinapakita sa inyo yung mga boxes ng mga item na nabili ko guys. Pinili ko lang yung mga item na pwede kong ma-share sa inyo ngayon. Alam nyo ba sa panahon ngayon, di ba medyo matumal, kailangan natin ng discarte sa ating sari-sari store guys. So kung ano yung mga kinikita natin sa ibang mga item tulad ng mga canned goods, yung mga basic needs, ay aba, kumikita din tayo dito sa mga candies na attractive sa mga kabataan. Kasi nga dito sa lugar namin guys, napansin ko, ang dami po talaga mga kabataan at mabentang-mabenta talaga ang mga colorful items, mga panindang, parang sa paningin nila is naaakit sila guys, na gusto talaga nilang bilhin. So ito, shout out kay Ibon Bautista guys, kasi nga, kung napansin nyo, punong-puno po ang kanyang tindahan ng mga colorful items. Kasi nga din, sa kanilang lugar is napakarami pong kabataan. And shout out din kay Kuya AG Kim po, AG Kim po Vlogs. Nung last week niya na pinamili na, napakaraming mga colorful item na mga pangbata din na binili niya. So, ganito na lang gagawin natin guys. Kasi nga yung ibang item sa tindahan natin is medyo matumal. So, focus na lang tayo sa mga saleable item dito sa ating sari-sari store. Tulad na sinabi ko, itong mga binibili na mga kabataan ngayon. Okay? So, kung wholesaler naman ang pag-usapan nyo, andyan naman si RJ and si Rosilis Yushambi, handa kayong tulungan ng libre para ma-share na lang nila sa inyo kung ano yung mga secrets na sa kanilang pag-wholesaler. Okay, nag-share kami sa inyo guys kasi nga gusto namin na matulungan din kayo, lalong-lalo na sa mga nag-start pa lang na magsari-sari store. Ito ay paraan namin guys sa pagpapasalamat sa Panginoon na kung ano man yung mga idea namin ay isi-share po namin sa inyo ng libre po at taos puso. Ayan, kasi po, sa mga achievements namin sa buhay, masaya na kami kung ano ang meron kami ngayon. So ngayon, is ibabahagi naman namin sa inyo kung ano yung mga karanasan namin dito sa aming pagsasari-sari store. Lalong-lalo na talaga sa mga nagbabalak pa na magsasari-sari store at sa mga nag-start na magsasari-sari store. Ayan, di na ako magpaligoligoy pa guys. I-share ko na sa inyo itong mga items sa harapan ko. Alam ko na alam nyo na rin ito. Pero siguro yung iba, isulat pa silang ka-idea kung magkano ang kikitain ng mga bagay na ito. Ang discarding gagawin natin sa ating sari-sari store, kung ano yung mga mabenta, doon tayo focus. Ngayon kahapon, focus ako sa mga item na saleable talaga dito sa tindahan namin. Kasi yun po yung na-observe ko sa panahon na ngayon. Ayan, mag-start tayo dito guys. Ayan, ang kapital dito is 101. Pag maubos siya is umabot siya ng 150 pesos. So, meron tayong mahigit na 50 din yung kikitain natin dito. Ayan siya. So, tapos ito guys is mga prutos. Ayan, itong prutos is 50 piraso siya. So, ang amount lang dito is 30. Nasa 20 pesos po yung kita natin. So, ito yung mga binibenta ko guys. Itong super bubble. Ayan. Colorful siya. Attractive siya sa mga kabataan. Ang price nito is 28 pesos po ang price niya. So, pag mabenta siya, guys, 40 pieces lang ang laman. So, meron tayong 12 pesos sa isang ganito. Next is itong tiwi tato na mahahaba. Tingnan nyo, guys. So, attractive sa mga kabataan. Ang kapital nito is 23 pesos lang siya. Pero pag maubos, guys, sagdos kasi ang benta ko nito. So, 20 times 2 is 40 pesos. So, meron tayong kita na almost 17 pesos po sa isang ganito. Ayan, mahaba siya. Mabenta talaga ito, guys. Next is itong curly tops. Ayan. Ang curly tops is nagkakahalaga lang siya ng 38 pesos. Tapos, meron siyang 30 na laman. Pag maubos siya, guys, is 60 pesos. So, meron tayong 22
pesos bawat pack ng curly tops. Ayan, mabenta din ito sa tindahan. Ang benta ko nito is tag 2 piso ang isa. Ayan, curly tops. Next is itong, ayan guys, so eggheads. Itong mga chocolate na pwede natin siyang ibenta ng piso-piso. So, ang price nito is 14 pesos. Ang laman niya is 20. So, sa isang ganito guys, is meron tayong 6 pesos kada isa. So, kumuha ko ng 10. Ayan, marami akong ganito guys. Kasi dinamihan ko talaga yung mga saleable items. Kung makikita nyo sa harapan, halos bakante na po yung mga lalagyan ko ng mga candies. Kaya lang, hindi ko pa pinadisplay kay Kuya Dave ito kasi nga gusto kong ipakita sa inyo. I-share ko sa inyo guys kung ano-ano. Ayan, tapos itong mga cream stick guys. Ayan, ang kapital dito is 20 pesos lang, 21. Depende kasi sa lugar, 21. May plus 2 pa siya, di 27. So, kikita tayo dito guys ng siguro mga 7 pesos din. O, diba? 7 pesos, tapos maginta naman ito guys. Madali lang nating makuha yung kita natin. Sunod is itong mga ice pop and tinatawag nilang iceberg. Ito guys, oh. Ayan. Ang benta ko nitong ice pop is 5 pesos ang isa. Itong iceberg is 2 piso ang isa. Dati gumagawa ako ng ice candy guys. Kaya nga ako, napapagod na ako ngayon. Na sobrang busy. So, hindi na lang ako gumagawa. Ito na lang yung ginagawa ko. Sa isang ganito, ang benta natin is aabot ng 40 pesos. Pero ang kapital natin ito guys is 21 pesos lang. Almost 19 pesos po siya. Ayan. Tapos itong iceberg, ang kapital nito guys is 11.50. Pag maubos siya, nasa 24 pesos po. So halos kalahati yung kita natin dito. Para makita ito ng mga kabataan, maglagay tayo ng sample sa harapan ng ating tindahan, guys, na ganito talaga siya. Tapos, pag bibili sila, yung ibigay natin is yung mga matitigas na. Ayan. Tapos, guys, itong polboron. Ayan, 16, tapos 20 piraso. Kaya lang, guys, is mabenta siya. Kaya kumuha ako nito. Kumuha ako siguro ng mga 10 ganito, guys, na polboron. Kasi nga, yung mga mabenta talaga, yung mga kinukuha ko, binibili ko. Next is itong sweet punkan. Ayan. Itong sweet punkan is 24 piraso. Pero ang ano niya guys, is nasa 22 na yung kapital. So siguro mga 2 pesos lang yung sa atin. Pero okay na lang din kasi pag ma-display ko na siya to guys, grabe ang lakas talaga. Kahit na 2 pesos lang yung sa atin, kung malakas naman siyang maubos, madali lang naman siyang maubos. Okay lang naman. So, kumuha ako siguro nito ng mga 10. Ayan, sunod is itong, anong klaseng itong candy? Colorful candy. Yan siya, guys. So, ang kapital nito is nasa 60. So, aabot siya ng 100 pesos. So, nasa 40 po yung kita natin. Diba? Malaki yung kikitain natin. Tapos, ito din, ano, strong candy. Ayan, diba? Alam kong alam nyo na rin ito, guys, na mabenta ito sa sari-sari store. Siguro yung iba na mga baguhan pa lang sa tindahan, hindi nila alam, kaya sinishare ko sa kanila. So, ito is, kikita din tayo nito guys. Ang kapital nito is 65. So, 100 pag maubos, meron tong tayong 35 pesos. So, next is itong mga honey. Ayan, mabenta ang honey. Benta namin nito guys is tag 3 ang isa. 3 piso ang isa sa honey. Tapos, pag maubos siya is 48 pesos po siya. Pag maubos, ang kapital niya is 33 lang. O, diba? Malaki yung kita natin. Ayan. So, dito pa sa likuran ko, guys. Itong marshmallow na mahahaba. Ayan siya. Ang isang ganito is 102. Tapos, pag maubos siya, guys, is 160. Almost 60 po yung ating kita dito pag maubos siya. Ang benta namin dito, guys, is 7 pesos po ang isa. 7 pesos ang isa. Tapos, itong mga candy na mga ganito, guys. Oh, yan. Ito yung mga attractive talaga sa mga kabataan. Ayan. Ang kapital nito, guys, is nasa ano lang siya. 100 siya pag maubos. 55. Malaki yung kikitain natin dito, guys. Ayan. Kumuha ako ng 2 or 3 mga ganito, guys. Yan. Next is itong mga ganito. Ayan, oh. Cotton candy. Lagi ko itong pinapakita sa inyo, itong cotton candy. Huwag nyo lang ipainitan. Ayan. Ang benta ko nito is 6 pesos. Ang kapital ko is 6 ito, no, Kuya Dave? Ayan. Ang kapital ko is nasa 450. So, okay na lang din. Kasi nga,
mabenta naman ito sa mga kabataan. Next is itong ano guys, Melkita. Ayan, may Melkita ako na pink and green. Ayan, itong Melkita is sa isang pack, 35 pesos po ang isa. Pag maubos siya guys, is 50 pesos. Meron tayong 15 sa isang pack. Ayan, itong mga ganito, ayan, 50 po siya pag maubos. 50, nag-5 ang isa. So, ang capital nito guys is nasa 43. So, meron tayong 7 pesos kada isa. Tapos, itong mga pillows, ayan. Ayan, ang pillows is nasa 450. 7 po ang bentahan ko nito. So, kada isa is meron tayong 2 piso. Ayan, kumuha ako ng ganito guys na 5. 5 ganito ang kinuha ko. Andito sa likuran ko. Okay, ang sunod guys is itong juice. Sinubukan ko lang siyang bilhin kahapon kasi nga meron naman akong juice doon na nakatitra pa. Kaya lang, para hindi sila magsawa guys, bumili na naman ako ng ganito. So, ang capital nito guys is 690 lang po ang isa. So, benta natin is 10 pesos. Sa isa guys is meron tayong 3 pesos na kita. Ayan. So, nag-display na ako kanina ng isang box. Isang box ng ganito. Yun, naubos na. So, ito na rin yung natira. Nag-try lang ako guys. Nagsubok lang ako na bumili ng ganito. Para ano naman, bago sa kanilang paningin. Mabenta naman siya guys. Ayan. So, sa susunod, kukuha na ako ng maraming ganito. O, diba? So, itong mga item guys na pinapakita ko sa inyo. Every time na mag-grocery ako, ito yung napakarami sa mga boxes na binibili ko. Kasi nga, isang linggo lang ako na hindi ako makalabas. Halos lahat ng nasa harapan ng aming tindahan is kalbo na. Ngayon nga, is kalbo na siya guys. Itong mga nasa harapan ko ay i-display ko pa ito siya ngayon. Kasi nga, sabi ko kay Kuya Dave, huwag niya munang pakialaman. Kasi nga, ipapakita ko sa inyo, i-share ko sa inyo yung mga item dito sa tindahan na isa sa mga nakakatulong sa atin na kumikita tayo guys. Yun yung sinasabi ko na kumikita pero di halata. Kasi nga, nakapokus tayo sa mga basic needs na mga pangangailangan ng mga customer natin tulad ng mga bigas, tulad ng mga lahat na mga mantika, itlog, dilata. Ayan, pero di natin alam guys, itong mga ganito is duble and triple pa nga yung kinikita natin. Kaya sinishare ko sa inyo ito ngayon. So, ano pang hinihintay nyo? Punta na kayo sa grocery at sa mga palengke kung saan kayo makabili ng mga ganitong bagay, mga item. Kasi nga guys, dito tayo kikita at dito tayo makakaipon. Ayan, makakaipon para sa ating mga plano kung ano yung gusto natin na bilhin. So, maraming salamat sa inyong panunood guys. Medyo napahaba-haba na rin kasi mag-display pa ako. Shout out sa lahat-lahat ng aming mga nag-join sa channel namin. Ay, shout out pala kay Gemma Bardos Montalis na nasa Kuwait. Siya yung kaibigan na tinasabi ko kahapon guys na nagturo sa akin kung paano mag-ipon. Ang shout out sa kanilang pamilya na nasa Kuwait na sila nakatira ngayon guys. Thank you so much kay Gemma Bardos Montalis. Nang dahil sa iyo, natuto na akong mag-ipon. Ayan! Shout out and shout out sa mga organic viewers namin, sa mga subscribers namin na hanggang ngayon, patuloy kayong nanonood sa amin ni Kuya Dave. At kami ay may kasabihan na kapag may itinanim, may aanihin. Ayan, see you next vlogs! Bye-bye!